Okay guys, so punta tayo sa mga kaso na hindi na kailangan dumaan sa barangay. O marami yan, di ba? So ito ay isa sa mga meme. Iisa-isahin natin, marami to, no? So makinig lang kayo, makakasama do ang inyong ihahabla or dispute. So ang una na kaso na hindi na kailangan dumaan sa barangay, number one is when the one party is the government of any subdivision or instrumentality thereof. O ang ibig sabihin nito, kapag ang irereklamo ay government or subdivision and instrumentality thereof, ay hindi na kailangan dumaan ng barangay. So, anong example nito? Bawa yung government official, hindi mo na kailangan dumaan ng barangay or yung mismong barangay or kapeng, so, hindi mo na kailangan dumaan ng barangay. Number two ay when the one party is a public officer or employee. So, part two, a dispute relate to the performance of his official duty. So kapag ang isang government employee ay regarding ang irereklamo mo ay sa official function niya related, so pwedeng diretso na doon sa korte, hindi na siya dadaan ng barangay. Ano ba example nito? So halimbawa yung police officers or government employee dito, nakabracket to, ay ang iyong irereklamo, so, hindi naman didinigon ng barangay yan. So, kailangan direct lah doon sa kanilang sangay. For example, sa PNP. Pero siguro doon muna sa may ang PNP, may mga internal court yan. So, pwede kayong doon lumulog. Number three is, offenses for which is the law prescribe a maximum penalty of imprisonment. O, tandaan to ha, criminal case to. Kapag ang kaso daw ay exceeding 1 year ang imprisonment or fine na hindi lalagpas, ay lagpas sa 5,000 pesos. Ano ba yung example nitong mga krimen na ganito na imprisonment 1 year? Marami, di ba? Marami. So, anong basihan dito yung forecasting penalty? Number four ay offenses where there is no private offended party. So halimbawa, walang, ang halimbawa ng kasong nito ay yung drugs. Pwede yun kasi public yun. Saka yung mga firearm related. So walang offended party. So pwede yung diretso na doon sa korte. Okay. Number five is when the dispute involves real properties located in the different cities or municipalities, unless the party thereof agreed to submit their offenses to amicable settlement with the appropriate tribune. Kapag magkahiwalay daw po ng cities ang kanilang location, for example, yung complainant sa ibang bayan, so diretso na doon. Unless magkakaroon ng joint city sila na pwedeng ayusin sa barangay muna. So kailangan mag-good party ay mag-agree. Kapag wala yun, so mandatory. Or kung gusto mong magreklamo, ay dalhin mo na doon sa korte. So, number six, dispute. Yung mga issue daw na involving parties who actually reside in barangay of different cities, municipalities. Ganun din. So, kapag yung dispute niya ay magkahiwalay na cities,
Except, exemption naman, where the barangay unit to adjoint to structure of is the penalties thereof. O, kapag magkahiwalay na city, kung kailangan na. Pero kung wala naman mag-join, kailangan mo nang mag-agree ang dalawang barangay na mag-adjoin sila, mag-join sila sa pag-aayos, sa lupon. So kapag hindi yun nangyari, ay diretso na doon sa giyawat. Diretso na doon sa barangay, ay sa korte. Okay, number tayo. So, ang pang-anim or pang-pitong senaryo sa instructional by DOJ. So, kapag may instruction na yung mga higher court, marami tayong higher court, no? Lalong-lalong na yung DOJ or ombudsman. So, hindi na kailangan niyang dumaan sa barangay. So, diretso na siya doon sa kanilang court na nakakasakop. For example, DOJ. So, ang under ng DOJ, yung NBI. So, marami pang ibang korte. Yung Sandigang Bayan, Dole. So, yun ang mga venue nila kapag may mga tax including by instruction by DOJ. So, okay. So, ang other scenario pa, yung mga number 8 is marami ito. Yung urgent concern. So, may kailangan na urgent concern naman tayong mga kaso. Yung nagmamadali. Urgent action. O, ang example dito, yung criminal case. So, kapag criminal case, madalian yan. Kasi, makakasuhan ka agad yung nagdidemanda. Illegal detention kapag dinitin nila yung tao na walang kaso within 24 hours. Automatic yun. Hindi na kailangan dinigin ng barangay. Yung marami tayong criminal cases, no? Okay? O, yun. Ano pa? So, number 2 is petition by harvest purpose. So, malalim na to, guys. So, hindi na natin masyado maintindihan to. Mga abogado na lang yung kakaintindi nito. Action which is maybe bear the status of limitation. May mga limitation lang na kaso. Yung mga agrarian reform. So, awayan sa lupa or property. So, hindi na yung sakop ng barangay. So, matik na yun doon na sa korte. May proper opinion yan sa korte na yan. So, action to be judicial. So, ito masyado ng malalim to. So, hindi ko na kailangan i-explain sa inyo kasi hindi natin maiintindihan to. Napakarami na. So, yan po ang mga senaryo na kung saan ang kaso ay hindi na kailangan dumaan sa barangay. Para sa inyong mga katanungan, mag-joint naman po kayo at ini-invite ko kayong mag-support, mag-joint sa ating channel, no, YouTube channel. Kung kayo ay mayroong ikukonsultang crime assistant, ako ang inyong online criminology, pulisya po, mag-PM lamang po sa ating messenger para ma-assist natin kayo kung ano ang kailangan yung initial na gagawin para makatulog kayo ng mahimbing. Mahirap may kaso, no? Hindi basta-basta. Okay? So maraming salamat po. Ako ang inyong lingkod. Ulis ako. Thank you for watching.